Kamusta ang mga Repapits? Si Alexonze ito at nandito na naman tayo sa aking panibagong video na kung saan ay nagtatalakay ako kadalasan about business, finance, investments, and self-improvement. Pero sa video na ito ay tatalakayin natin ang isang very important na investment na kung saan dapat nating ina-avoid. Naintindihan nyo kung ibig ko sabihin, dapat nating iniiwasan itong investment na aking sasabihin ngayon. Itong investment na ito, matagal na nangyayari ito sa abroad. America man, UK, Canada, or maaaring sa ibang parte ng lugar ng Asia, which is, sabi natin, ilabas natin ng Pilipinas. Dahil bago pa pumasok to sa Pilipinas, ang dami ng taong naghirap, nalugi, nalusaw, nasunog, lahat-lahat. Ang daming taong napaktap ang buhay nang dahil sa ganito. Nang dahil sa wala silang masyadong much information na nilagay dito sa utak nila. Masyado silang gahaman, masyado silang greedy na keso gusto nilang kumita agad ng malaki. Kadalasan, ang mga tao gusto nilang maging mayaman agad. Sinoshortcut nila ang mga things para mapabuti ang buhay nila sa pamamagitan ng pag-i-invest sa mga financial instrument na kung saan dapat sa tuwing tayo ay nag-i-invest ng whatever amount na ating pinaghirapan, ang unang-unang dapat ginagawa ninyo, invest, ang gagawin nyo, investigate first and then invest. Mag-imbestiga muna tayo bago tayo mag-invest ng some kind of money na mula sa ating pinaghirapan. Diba? Kapag ang tao ay kumuha ng pera or pinipilit na kunin ang mga things sa mas madaling paraan or in a shortcut way, maaaring pumasok sa kanyang pera, pero kung gano'ng kadali niyang nakuha yon, ganun lang din kadali mawawala. For example, nanalo ka sa sugal, whatever amount, ang dali mo nakuha sa sugal. Since sugal nang galing yung pera, sa sugal nang galing yung pera, sa sugal lang din mawawala ang pera. Kung gano'ng kabilis pumasok ang pera sa inyo galing sa sugal, ganun lang din kabilis lumabas ang pera mula sa inyo at higit-higit pa sa kung ano man yung tinaya at napanalunan ninyo sa sugal. Sa kahit anong klaseng sugal yan. Hindi kinakailangan ng casino, hindi kinakailangan loto, casino, tong eats, barabaraha, paigaw, mga ganun, di ba? As long as galing sa sugal, wala tayong magiging magandang kinabukasan. Kapag ang pera na pinagtutustos natin sa mga sarili at pamilya natin ay nanggaling sa masama. Sugal, pag nanakaw, panloloko, lahat-lahat, panggagancho, mga ganun, di ba? Meron naman dyan, ibang tao, totally hindi naman ng loko, hindi naman ng gancho, hindi naman ano, pero meron silang some kind of very popular technique, mag-aasawa ng mayaman, di ba? So biglang yaman yung kulokoy na babae, biglang yaman ng kulokoy na lalaki. Hindi niya pinaghirapan yung pera. Nagmula siya sa mahirap na pamumuhay, bigla siya naging milyonaryo. Bigla siya naging like worth 500,000 or worth few millions of pesos or maaring few hundreds of dollars ang ikinayaman niya. Since nang galing siya sa mahirap, wala siyang information about business, finance, investment, wala siyang information sa ganun. Siguro kung meron man siyang information sa mga utak nila, yun ay mga information na, oh, kailangan ko bilhin to, kailangan kong bilhin yan para maging sikat ako, para in ako, para laging ko ano yung in, yung uso meron ako, para pag uwi ako ng Pilipinas o pupunta ako sa kung saan, kilala ako, magiging well known ako na keso paldo-paldo akong tao, geto ganyan, mapera ako na hindi ko kinakala magtrabaho, blah blah blah. Next thing you know, kahit anong klaseng perang napala nila sa pag-aasawa nila ng kung sinong may pera, since hindi nila pinaghirapan yun, ang tanging nalalaman lang nila, yung perang palabas. Yung perang palabas. Pero hindi nila alam yung perang paloob, yung papasok. Kasi nanggaling nga sila sa hirap eh. Masyado silang na-deprive about things na gusto sana nila makuha. Inaasam nila, hindi nila basta makuha. Since nagkaroon sila ng isang big amount of cash,
alam niya na mangyari na sobrang innocent niya, panay palabas ang pera. Since hindi niya kasi pinaghirapan yun, they don't give a fuck about those amount of money while they are spending. Dahil hindi nga nila pinaghirapan, ibang tao naghirap sa pera na yun. Pero subukan mong ikaw mismo ang kumayod ng mga pera na yun. Yeah? Pinaghirapan mo dugo, pawis, panay kagaguhan, panay katangahan, panay pang pagdi-discriminate sa'yo. Namumura-mura ka, ngingiti-ngiti ka. Tapos nagtatawanan ka lang ng tao. Tatrabaho ka security guard, tatrabaho ka customer service, pinagmumura ka sa phone, pinagmumura ka harap-harapan sa personal. As in, total lahat ng kabusitan para lang kumita sa small amount of money. Tapos unti-unti mong inipon hanggang sa naging milyonaryo ka. Do you think gagastusin mo ng ganun-ganun lang yung pera na yon na pinaghirapan mo? Putang ina, malaking hindi mo gagastusin yon. Dahil alam mo kung paano at kung gano'ng kahirap ang kitain yon. Nagigis yung ibig sabihin? Kapag tayo kumuha ng kung anumang ikakayaman natin sa mahabang panahon, mas mahabang panahon din, magtataga ng pera sa inyo. At pag naging smart pa kayo, pag naging mas advanced kayo, hindi lang basta mahabang panahon, hindi nyo lang basta mapapahaba yung buhay ng pera, kundi mapapahaba na, mapapalago pa. Pero kapag ang isang bagay ay kinuha natin sa shortcut way o sa madalian o biglaan tayong nagkaroon ng pera sa sugalman o sa pangasawa sa isang taong may pera, madali ang pumunta sa'yo, madali ang din lalabas sa'yo. Lalo na kung hindi ka marunong sa business, finance, investment, at wala kang some kind of thing na meron sa'yo na hindi mo kayang i-exercise. O kung meron ka man nun, hindi mo naman kayang i-exercise. Diba? Okay, masyado nang mahaba ang pagpapaliwanag ko ng mga about things kung paano ba tayo magiging smart kapag tayo nag-iisip tungkol sa pera. Kaya yun ang naging intro ko dahil sa gusto kong ipaliwanag sa inyo na huwag tayong mag-aasam ng madali ang pera. Mas magandang kuhanin ang perang mahirap o may katagalang kunin at pinaghirapan. Dahil mas may magmamahal at respeto ka sa pera. Kapag ganun ang ginawa mo, ganun lang din ang ibabalik sa iyo ng pera. Dapat niyong isipin, ang pera ay instrumento lang. Instrumento lang to exchange food and services. Hindi mo jojosin ang pera at lalong-lalong hindi panay pera ang isipin mo. You still need to have that kind of love, respect, and passion sa ibang tao. Hindi lang pera-pera lang. Yeah? Okay. Bago pumasok itong katalakayan ko dito, bago pumasok sa Pilipinas, isang katutak na country ang pinasok nito. Isang katutak na taong nasunog na, nasira ang buhay, nawasak ang buhay ng dad dito. Masyado kasi nag-aasam ang tao sa very short way para maging mayaman sila, lumaki ang pera nila, geto ganyan. Hindi sila nag-iisip ng maayon. Alam nyo kung ano itong bagay na to o itong business na to na considered as totally scam business. Multi-level marketing. Scam na business yan. Kung titignan mo, parang legit to. Pero, ganito yan eh. Kapag masyadong parang hindi ka paniwala ang isang bagay. Kasabihan sa English, if it's good to be true, then it is true. Na masyadong hindi ka paniwala. Kapag alam mong ganun na ang pakiramdam paningin mo sa isang bagay na parang hindi ka paniwala, sundin mo ang first instinct mo na hindi ka dapat magtitiwala sa ganun. If it looks good, too good to be true, then it is true. Diba? Multi-level marketing. Around the globe, may ganitong klaseng business na hindi naman dapat pinatatakbo o wala dapat na tumatakbo na ganito. Dahil ito ay totally scam. Scam to scam. Ano ibig sabihin ng HYIP? Ang ibig sabihin ng HYIP, High Yield Interest Program. High Yield Interest Program.
mataas na aumento sa isang programa. Mataas na aumento at interest sa isang programa. Yan ang ibig sabihin ng high yield interest program. Kung saan ang ibig sabihin nun, itong kolokoy, mga kolokoy na nagpapatakbo ng multi-level marketing na to, meron silang some kind of program na kung saan magtaya ka ng pera, makikita ka ng ganitong klaseng percent sa per day or per few days or for a week or for a month, gito ganyan. Ganitong klaseng kataas ang interest na kikitain mo. Sa maikling panahon lang, ganitong klaseng interest ang mapapala mo, like 10%, 20%, 30% sa loob lang ng ilang araw. Kung kayo merong idea about investment, kung nalalaman nyo, naintindihan nyo kung anong klase mga interest rates ang binibigay ng banko at mga lenders at mismong government, whatever, hindi sila magbibigay ng that much interest sa for whatever fucking investment na inyong sinampal sa kung sino mang banko, lenders, corporation, or government. Hindi sila magbibigay ng ganon. Kaya doon pala, makikita mo na, ano, bibigyan mo ako ng like almost 20% sa loob lang ng ano, 1 week. Kikita ko ng 40% pataas sa loob lang ng 2 weeks. Kikita na ako almost 100% sa loob ng 1 month or whatever. Ang daling isipin eh. Diba? Ang daling isipin na binibingwit ka lang. Binibingwit lang tayo nun. Niloloko lang tayo. Alam niyo naman siguro, isang katutak na sa Pilipinas. Once the moment na pumasok itong business na to, multi-level marketing sa Pilipinas, ang daming nayari sa multi-level marketing na to. Kung sino-sino may hawak, kung sino-sino na kung saan hindi mo kayang matrace, kung sino yung kuloko na dapat maging responsible sa ganitong klaseng scam. Alam niyo kung bakit mahirap matrace at hindi mo makita ang nagsisilbing anino, at saka kung paano ba mga strategies nila, kung paano nga ba nila nadedengoy ang tao, kung paano nga ba nila nakukumbinse. Diba? So ganito yan. Ang multi-level marketing na may high yield interest ay ganito yan. Ang isang ganitong nagpapatakbo ng scam ay ang gagawin niya, kukumbinsin ka na. Okay, so meron kaming product, is all about like, let's say, vitamins o kaya beauty product. Maganda siya. So, gawin mo, mag-invest ka lang ng pera. Kunyari, nag-invest ka 5,000. Itong pyramid na to, ikaw to. Nag-invest ka 5,000 worth of products. It's either beauty products man or mga supplement. Ngayon, nasabihin nila, bumili ka ng ganito. For example, ito. Ito, pagkakaalam ko, gumamit din to ng ganitong klaseng technique. Pero naging legal to. Legal na multi-level marketing to. So, parang ganito. MX3 na mangustin na ano, pero palagay kong galing lang din sa multi-level marketing, pero mamaya papaliwanag ko kung paano naging successful yung parang ganitong klaseng item sa gamit ang multi-level marketing strategy. Pero ang sinasabi ko ngayon dito ay yung mga scam, yung nag-i-scam gamit ang multi-level marketing na strategy. So ikaw to, itong pyramid na to, nag-invest ka ng 5,000. Sabihin na natin na convince, kunyari ako may hawak na itong scam na multi-level marketing business na to. Na-convince na kita. Ito ikaw, trying again. Nag-invest ka ng 5,000, which is worth of products. And then, ang sabi ko sa'yo, pinangako ang kita like 20%. Let's say, gagawin pala, no, bibigyan kita ng 5% na commission sa tuwing ikaw ay makakakumbinsi uli ng another taong bibili ng products na mag-e-endorse din sa ibang tao. So ngayon, ikaw naman kulokoy, kumuha ka. Eh, iniisip mo, ba magkakaroon ako 5%? Tapos, yung item na kinuha mo, it's either gagamitin mo or ibenta mo. Pero usually sasabihin sa'yo,
itong whatever products na binigay sa iyo sa worth 5,000 kunwari, gagamitin mo para ma-try mo kung okay nga ba o hindi. Nasa ganun, kapag nirecommend mo sa ibang tao, hindi ka basta mapapahiya, puno. Diba? Kunyari, okay, kinain mo, ginamit mo, whatever products yung in-offer na itong multi-level marketing na ito, ginamit mo at inisip mo, ba okay naman, wala naman palang problema ito, gato ganyan. So, ginawa mo, nangumbisi ka ng kaibigan, kakilala, kapitbahay, kamag-anak mo, lahat-lahat. Sabi na natin, nakapag-kumbinsa ka ng isang tao, 5,000, nag-invest yung kulokan na yun, 5,000. Sabihin natin, eh nga, meron ka nang nakumbinsa. Mangyayari ngayon noon, itong pangalawang tao, ito, itong araw na ito na paganyan, itong pangalawang tao na ito, nag-invest ng 5,000. Ngayon, mangyayari, ikaw magkakaroon ng commission 5%. Diba? Ngayon, itong pangalawang taong tanga, ay, ganun lang din ang gagawin ko. Sasabihin ng unang taong aking nakumbinsa for the very first time, sasabihin siya na itong tao na to na ganun lang din sa kung ano man sinabi ko nung una sa unang taong aking nakumbinsa or naloko. Okay, so, pagbili mo ng item, gamitin mo o hindi or ibenta mo. Tapos, kung sino man makukumbinsa mo, magkakaroon ka ng porsyento. Sa mangyayari ngayon, yung pangalawang taong tanga ay nangumbisi, na naggawa niya rin magkumbisi ng another taong tanga. So, meron na naman pangatlong taong tanga na nag-invest ng 5,000 sa products. Tapos, ngayon, ito yung pangalawang taong tanga nagkaroon ng 5% commission mula sa pangatlong taong tangang investor. Di ba? Ngayon, sa pangalawang beses na may nag-invest, ito pa, dalawang tao na yung tinatawag nilang downline. Yan ang tawag nila downline mo. Itong pangalawang tao na to na nag-invest ng 5,000, kung yari nun, additional 3% siguro or 5% or whatever. Basta ito, example lang ko, kunyari ito 5%. Pero usually hindi ganito kababa binibigay sa'yo. Mas malaki pa dyan. So, may dalawang tao, meron ka ng dalawang downline. Yung pangalawa, nagkaroon ka ng interest, 3%. Okay? Ngayon, itong pangalawang taong tanga na na-convince ng unang taong tanga rin na iyong kinumbince, nangumbince rin ng isang tanga na naman na tao. Ayawa? Ngayon, itong pangalawang tanga, tatanga-tanga pero nagkaroon siya ng 5% matapos niyang kumumbinsi ng pangatlong tangang tao. Diba? Tapos, ikaw naman ding tanga rin na unang, pinakaunang tanga, magkakaroon ka ng 5%, ng additional 3%. So, sa tatlong beses pa lang, sa tatlong downline mo, meron ka ng 11% na profit o commission. Kunwari, ganito lang kaliit, ganito. Pero usually, malaki binibigay nila. Para nga mainggan ka. Diba? Pero sinasabi lang natin, pinakamaliit. Parang ganyan. So, isipin mo, first downline mo, second downline mo, third downline mo. Tatlong beses ka. Yung una, 5%, tapos yung the rest, 33%. Sabihin na natin minsan, si gagawin pa niyan, makalimang downline ka lang. O baka sampung downline ka lang, itong position mo na paapoy pyramid, magiging ano na yan, pa-stars. Na kung saan, kunyari, kumita ka ng, kunwari lang, 50% commission plus products. Products worth 50,000 pesos. Ayan. So, ikaw naman tanga, mamaigihin mo na may reach yung ganitong klaseng status na maging star. Na kung saan, kunyari, yung sa stars na yun, dapat makasampung tanga ka na makukumbinse para magkaroon ka ng 50% pataas na commission plus meron kang product worth 50,000 or maybe more. Products na 50,000 o maybe more na kung saan pwede mong gamitin sa sarili mo o ibebenta mo. Diba? So, nag-invest ka lang ng 5,000,
naman kung saan nakareceive ka ng product na worth 5,000. Tapos nun, nangumbisa ka ng mga tangan tao, sa kada isang kumbisa mo tangan tao, yung unang tangan tao na kumbisa mo, meron kang 5%. Yung mga sumunod na mga tangan tao, yung nakumbinse, additional 3%, 3%. Tapos sabi na natin, makasampu ka nga, magiging pampiramid ka, magiging star na yung status mo, na kung saan magkakaroon ka nga ng 50 all the way pataas na commission, 50% all the way pataas na commission with products na may worth 50,000 na kung saan pwede mo uling ibenta sa ibang tao. O kaya minsan naman, ang gagawin naman nila is either hindi ka na lang basta member, kundi kasapi ka na ng katarantaduhan nila. Kasapi ka na ng scam nila na ikaw na yung mismong talagang magluluto ng mga tao sa sarili ng mga mantika. Ganun yun, magiging parte ka lang netong multi-level marketing. Nasabihin parang some kind of, meron ka ng rango. Imbis na investor ka lang, imbis na investor na tanga ka lang, magiging tulad ka nilang magnanakaw. Alam mo yun? So, yun ang ibig sabihin yun. Ngayon, usually, ano-ano nga ba ang nagiging products na itong mga kulokoy na to? Ang nagiging products nila, for example, ito, MX3. Food supplement. Meron naman yung tungkol sa lotion. Meron naman tungkol sa vitamins, di ba? Vitamins. Magano ka lang ng ganyan, bla bla bla. Di ba? Meron naman yung maaaring tungkol sa buhok. Oh, puti, panot na yung ulo ko, pero tumubo nang dahil sa ganitong klaseng ano, product. Oh, kunwari, ito, masakit bang ngipin mo, ganyan. Utsang yun yan, makakasave ka ng malaki nang hindi nagpupunta sa dentist, nagpapabunot, nagpapasta, geto ganyan. Pag sumakit ang ngipin mo, geto ganyan, ngalangalan mo, ilagay mo lang to, oral gel na kung saan eh. Isang pesos lang sa loob ng isang taon, hindi ka bibisita or more than one year, hindi ka bibisita sa doktor or sa dentist. Hindi mo kinakalaman makita yung pagmumukha ng dentist mong pangit, di ba? Ito ang gagamitin mo. Oral gel para sa yung ngipin, parang gano'n. Tapos kukumbinsin ka nila sa lahat ng way para mag-invest ka sa kanila sa whatever amount. Ngayon, may ano, sa para sa aking pananaw, may totoong legit na multi-level marketing na gumagamit ng ganyang klaseng strategy. Pero, parang halos like 90% or 99% ang gumagamit ng multi-level marketing strategy, lahat ay scam. Alam niyo kasi, ganito yan eh, merong mga gumagamit ng ganitong multi-level marketing na kung saan eh, kunyari na nga lang MX3, kunwari lang, hindi ko sinasabi ito ay galing sa scam, itong MX3, sasabihin, oh ito yung product, food supplement, ganito, tested na ito ng maraming tao, like 100,000 tao or more than that, tumataas pa, gito ganyan. Oh, papakita nila, advertise na nila sa Jarjo, sa internet, sa TV. As in, totally vulgaran na pang-scam ng tao ang gagawin nila. And then after that, wala silang totally manufacturer ng ganito. Wala silang some kind of facilities, kunwari, ng ganitong item. Kadalasan ganun. Wala silang manufacturer, wala silang some kind of facilities para makapag-reduce ng products na kanilang pinandedenggoy sa tao. Sabihin na natin, ang ginagawa nila kasi ganito yan eh. Bago magbukas itong multi-level marketing nila, kunyari lang, yung pangalan ng aking corporation or company na kung saan ako nagpapatakbo kung maraming multi-level na marketing. Alexonze Corporation, mga ganun. Tapos nag-o-offer ako some kind of stock or products or services na kung saan, eto nga yung pinaliwanag ko. Gagawin niya, kunyari meron akong product na ganito. Bago ko pa i-release or bago pa nila i-release o buksan ang ganitong multi-level marketing or whatever company, kunwari na may hawak sila, nakaplano na sila na okay, within 3 years isasarado natin ito. Hindi pa man nagbubukas, alam na nila kung kailan nila isasara yung business na yon. Ganun ang technique nila. So ang gagawin nila, okay, ganito kasi,
kunwari, sa loob ng 3 years, worth 50,000 products lang ang kailangan nila. 3 years plus 50,000 products. Sabihin na natin, ang 50,000 itong 50,000 products is good for 3 years. Halimbawa na lang. Good for 3 years itong products na to. Diba? 3 years ang main target nila. Main target, 3 years. Then, sa loob ng 3 years na yun, bago pa nila binuksan itong multi-level business nila, nakasa talaga na 3 years isasara. 3 years or bago mag 3 years isasara. Tapos, mag-i-invest lang sila lang 50,000 na products na kung saan alam na agad nila, estimated na agad nila, maglalas lang yun ng up to 3 years. Ngayon, sabihin na natin, itong worth 50,000 na to na product, worth value nito sa pera, sabihin na natin ay worth 50 million din, kunwari 50 million, diba? 50 million yan kunwari. So unang pagbukas, ang mangyayari ngayon yan, sa unang pagbukas na itong business na to, yung unang tangang nag-invest, kunyari yung first year, mga unang tangang taong nag-invest sa kanila, it's either makukuha nila yung mga in-invest nila ng 5,000 as capital. Ito mga tangang tao na to ang magpapasok ng pera sa multi-level marketing na gumagamit ng ganitong klase strategy. Kunyari ako yun. Ito mga tangang tao na to na akin nakumbinsa nag-invest sa akin at yung mga taong kinumbinsa din nila mismo, sila ang magpapasok ng pera sa akin sa unang year. Ngayon, sabihin na natin, the next year, may isang katutak na naman taong tanga na nag-i-invest. Yung unang nag-invest, may mga chance na makuha nila yung mga kapital nila na binagsak. At maaari din kumita sila pero hindi sila kita tulad ng pinapromise ng mga ganitong tao. Maaari kumita sila konti pero kadalasan nga talo tayo dito. Ngayon, yung pangalawang year, marami na naman, isang damakmak na naman ng tangang tao nag-invest. Ayun, simula yung second year hanggang sa 3 years na magsasara na siya nang walang klaseng notice, walang klaseng anong abiso o notice sa mga investor na talaga magsasara sila within 3 years. Kasi bago pa man pumasok, bago pa man mga pumasok ang tao, nakaplano ng isasara. Nakaplano ng dadayain lang kayo. So ngayon, yung pangalawang taon na may nag-invest sa ganitong klaseng business, yung mga gago na yon hindi na makukuha ang pera nila at hindi na rin sila kikita. Lalo na sa pangatlong taon na magsasara na ang business na to, hindi na rin sila makakakuha ng kanilang kapital at lalong-lalong wala silang magiging profits. Ang mayroon lang big time na benefits dito ay ako, kunyari, mismo na may hawak nito. Ako lamang ang yayaman. Ako lamang ang magiging milyonaryo. Ako lamang ang magiging bilyonaryo. Alipin ko lang kayo. Alipin ko lang kayo ng walang bayad. Ganun yun. Slave ko lang kayo sa pamamagitan nito multi-level marketing na to. Ganun ginagawa nila. Nangyayari kasi, wala nga silang some kind of facilities o manufacturer mismo na gumagawa ng whatever product na kanilang inaano. So, ginagawa lang nila, bibili lang sila kunwari sa abroad or sa wherever, sa kung anumang place. Tapos doon, kukuha lang sila ng very certain amount. And then after that, isasa talaga na nila, hanggang 3 years lang tong products na to. And then after that, pag naubos na to, bago maubos to, isasarado na natin tong business na to. At tatakbo na ako. Sorry na lang lahat nag-investment, kahit ilang tao pang nag-invest at kahit anong amount pa ng pera, wala kaming pakialam. Ganun ang magiging reason nila. Di ba? Pero may mas pakialam ako siguro kung mahanap ko yung lighter ko. Yun. Ganun ang ginagawa nila. Hindi pa man nagbubukas, nakaplano na ang pagsara. Di ba? Maaaring mag-invest sila ng sarili nilang pera pero yung small amount of pera lang ang i-invest nila. Small amount of pera lang, pero mga gayet ng pera pwede nilang kitain. 50 million pataas.
di ba? 50 million pataas. Kaya sabihin na natin, tagto 2,000 lang, taga, tagpa 5,000 lang ang ini-invest ng mga tangan taong makukumbinsin nila. Sa sobrang daming tangan tao na walang nalalaman about investment, negosyo, finance, mag-ganyan. Ang daming tangan tao na kukumbinsin, ang dami nilang nabibingwid. Ganun ang ginagawa niya. Tapos meron namang mga talagang totoong taong gumagawa ng multi-level marketing sa talagang ano, sa talagang responsableng paraan at sa talagang totoong business. Meron some kind of parang ganito, MXT. Kunyari, for example, Barley. Yung Barley, nakikita nyo naman, na keso, ayaw ko, saan galing yata sa Australia, yung pinis mo, ano na, yung pinaggawan mo, yung origin mo, yung Barley. So, nangyari ngayon nun, kunyari ako, may hawak ng Barley. Kunwari lang, example lang to, Barley. Ako yung may hawak ng Barley. Ako yung nagtayo ng multi-level marketing Barley. Ayokong ibenta sa merkado ang aking products dahil alam ko super duper galing nitong product na to at tanging ako lamang merong ganitong product. So gagawin ko, magbibuild ako ng multi-level marketing na business na kung saan magbibigay ako ng high yield interest program o high yield interest. Gagawa tayo ng high yield program which is multi-level marketing. Pumasok ka sa akin gago o kolokoy. Diba? Pumasok tayo sa isang mga papapasukin ko mga taong positive na marunong sa pera o sa investment. Papasok ka sa akin. Sabihin ko, oh, ganito yung products ko, ganito ang mapapalang pag ginamit mo. It's either ibenta mo or gamitin mo. More than 100% magugustuhan mo yung item. At the same time, nagugustuhan mo yung item, nagiging healthy ka pa, at pwede ka pang kumita each time na nakakakumbinsi ka ng tao na bilhin ang aming product. Ngayon, kung gusto mo naman, kung ayaw mo totally magbenta, i-endorse mo sa ibang tao itong product namin. Sa tuwing nakakakumbinsi ka ng tao na bumili ng itong product, na kesa sasabihin mo na, na-try ko na to, okay naman, maganda naman, walang effect, walang side effect, at saka talaga naging healthy ako dyan. Ito pa nga yung ano ko eh. Ito yung resibo ko, ito yung mga track record ko na kung saan bumibili ako sa kanila. Monthly or every 90 days, bumibili ako ng ganitong klaseng product nila kasi ang ganda. So, siyempre, kung kaibigan mo, kapatid mo, kamag-anak mo, na-try na yon tapos nakita mo naman resulta, ikaw mapapabili ka rin. So ngayon, ang gagawin mo ngayon, kung sino man yung nakumbinsi mo, i-re-report mo sa akin. Re-report mo sa akin na kesa ito yung nakumbinsi ko, so bibigyan kita ng porsyento. Ngayon, nangyayari, kahit sabihin pa natin, meron ako sariling pagawaan nito, sariling main ano nito. Mangyayari ngayon yan, kailangan tuloy-tuloy na meron akong ganitong product. Diba? Mayroon dapat akong ganitong products talagang kaya kong mag-produce. Ngayon, sabihin na natin, ang target kong panahon ay dapat sa loob lang ng 3 years. Sa loob lang ng 3 years, kunwari na naman, sa loob lang ng 3 years, dapat ma-reach ko yung 50 million. Kunyari, sa loob ng 3 years, 50,000 lang na products ang kinakailangan kong i-produce. Sa loob ng 3 years, ay dapat 50 million na ang kita ko. Diba? 50 million na dapat ang kita ko sa loob ng 3 years sa worth 50,000 lang na products na aking i-produce. Ngayon, nangyayari, kahit na legit yung multi-level business niyang ganun, nangyayari, sa loob ng 3 years, hindi nila nare-reach yung 50 million. Kasi siyempre, kung ikaw negosyante, business-minded ka, pera-pera ang nasa isip mo, kung alam mo sa loob ng 3 years, inabot ka lang ng 35 million, talo ka pa ng magkano, 15 million, ang gagawin mo ngayon, imbis na umasa ka sa multi-level marketing strategy mo, ang gawin mo, ibenta mo sa merkado itong kunyari products, ibenta mo sa merkado. Para lang sa ganun, hindi na siya magiging exclusive na sa'yo lang makukuha, kundi makukuha na sa lahat ng store, like drugstore. Kunyari, itong item is multivitamins or food supplement. So, ibibenta mo na ngayon sa merkado, sa bentahan.
talaga sa market. Ibebenta mo na sa kanila. Nang sa ganun, yung mga taong sumama dito sa multi-level business mo, hindi na kinakailangan bumili pa sa'yo, maging member sa'yo para lang makabili doon. Hindi na kinakailangan ganun. Kinakailangan lang nilang gawin, dumiretso na lang sa Mercury Drugstore para bumili yung food or vitamin supplement na iyong ino-offer sa iyong HYIP, High Yield Interest Program. Nasa ganun, sa loob ng 3 years nga, makuha nga yung 50 million. Kung sa loob ng 3 years, less than 30 million lang ang kinita, di malulugi ka. You don't wanna spend more products para mag-produce, o you don't wanna spend more money para mag-produce uli ng products lang for another few products. So, kumbaga kasi lagi pag negosyante ka, ang iisipin mo dyan yung time. Time ang dapat mong hahabulin, hindi lang basta pera. Kasi sa 3 years na, maaaring pwede ka pang gumawa ng ibang business na hindi lang multi-level marketing, na pwede ka rin kumita ng 50 million pataas. Diba? Ganun yun. So, siyempre, ang gagawin ng isang negosyante, hindi niya nare-reach yung kanyang target na 3 years na 50 million. Kung kumita nga lang siya ng 35, ipapasok niya na sa merkado. Ibebenta niya na lang mismo yung products niya. It's either gagawin niya ganito. Gagawin nila sa 100% na sila ang may pag-aari, ibebenta nila sa kunyari sa yun nga sa merkado, sa market na. Ibebenta nila yung 70% of their company. Ito, sold to. Sold. Tapos yung 30% sila pa rin ang may hawak. Sila pa rin may rights. Diba? 70% ibebenta nila, pero yung 30% na kumbaga parang ibig sabihin nun eh, sila pa rin may hawak ng business. Yung nga ng 30%, mas malaki ang percentage ng merkadong pinagbentahan niya. O kaya meron naman ganito. Imbis na 50-50, 50 na may rights yung pinagbentahan at 50 na may rights ka rin dun sa may negosyo mo na o sa product mo. Ang gagawin naman nila, okay, pwedeng ibigay ng 90% sa merkado, tapos 10% pa rin na kung may pag-aari sa company na yun. And then, sa 10% na yun, plus, naka-monetize, imamonetize, naka-monetize, o may loyalty fee, royalty fee. Oh yeah, loyalty fee. Ibig sabihin nun, kung sino man yung bumili ng aking company, 90% lang ang pag-aari nila at 10% pa rin sa akin, habang kada nakakabenta tong merkado na to, habang nakakabenta sila, meron akong kunyari ang ibig sabihin ng loyalty fee. Sabihin na natin, okay, nagkasunduan tayo. 90% pag-aari mo na ang aking business, pero 10% pag-aari ko yung business mo ng 10%. Pero, mangyayari ngayon nun, ang kasunduan natin, yung sa may black and white natin, kada benta mo, meron ako like, kunyari, 7% kada benta mo ng products. Kada benta na itong kuloko na ito ng products, meron akong 7% na loyalty fee, while I'm still holding 10% of that company. Nagigets yung ibig sabihin? Nagigets nyo yun na kunyari ako ang may-ari, ako ang nag-invento, ako ang may-ari at tangi ako lang nakakapag-produce ng MX3 na food supplement. Nag-build up ako ng multi-level marketing. Ginamit ko ang multi-level marketing strategy na which is nag-build ako ng high yield interest program na kung saan ang tinatarget ko ay 3 years lang which is 50,000 worth of products na kung saan sa loob ng 3 years dapat ma-reach ko ang amount na 50 million. Pero tumakbo ang 3 years o pa 3 years na nasa 30 million pa lang ako. So, talo ako ng 20 million, di ba? So, imbis na ako ay magtsatsagang ma-reach ang 50 million sa
sa ganitong klaseng strategy na kung saan lalagpas na ako ng 3 years, pinakailangan ko pang mag-produce ulit ng ganito, ibibenta ko na lang sa merkado. Ngayon, pwede ko ibenta totally 100% sila yung may rights. O kaya naman, pwede naman 50% ako may pag-aari pa rin sa company nito at 50% pag-aari nila yun na kung sino man pinagbenta ako. Okay, pwede nga rin na 70% pag-aari na nila pero 30% pag-aari ko nang walang loyalty fee. As in 30%, whatever amount na kinita ng company na yun na bumili ng aking company or products, yung 30% sa akin. Meron naman, okay, pag-aari mo na ang aking business, pag-aari mo na ang aking product, 90% nga lang. 10% sa akin. Plus, each time na nakakabenta ka, each item, meron akong 7% na cut. Ganun yun. Nai-guess niyo yung idea? Nai-guess niyo kung paano gumagawa ng pera ang isang mayaman na tao? Kung paano gumagawa ng ganung kadali ang ng pera ang isang negosyante? Dapat maging ganun kayo kay Smart. Diba? Dapat maging ganun tayo kay Smart. Yeah? Pagdating sa pera, sa investment. Malamang hindi nyo naririnig yung ganun klaseng pagpapaliwanag. Na kung saan ikaw ang may-ari, nire-reach mo yung ganitong klaseng amount pero hindi mo ma-reach, ibenta mo. Hindi porket pag binenta mo, hindi mo na pag-aari. Gagawa ka ng some kind of contract. It's either 50% pag-aari mo pa rin siya, 50% pag-aari naman ng kung sino pinagbenta mo, o kaya 90% pag-aari ng kung sino pinagbenta mo, pero 10% ng company na yun, ikaw pa rin may pag-aari, plus kada isang benta, kada whatever things na kanilang nasa sold, meron kang either, kunyari, usapan 10% sa akin. May 10% ang cut each time na nakakabenta kayo. Kahit sabihin pa natin, halos sila na ang may-ari. Kada 10% sa akin, may cut ako, 10%. Kunyari, nakabenta sila ng isang ganito, 100. O yung 10 peso, kada isang 100 na ganito, kunyari, yung 10 peso sa akin. Habang sa the whole company na yun, may 10% pa rin akong pag-aari. May 10% akong pag-aari at may 10% din ako magiging cut each time nakakabenta sila ng item. Ganon. So, itong multi-level marketing business na to or high yield interest program, kadalasan ginagamit to ng mga nang i-scam, mga nanloloko ng gagancho. Pero it doesn't mean na totally lahat ng ganito ay scam. Merong mga ganito, alam ko talaga yung parang barley. Alam ko exclusive lang sa kanila talaga dati yun. Ngayon, mukhang binenta na yata nila yun. So, nabibili mo na sa drugstore. At saka parang ito, MX3. Palagay ko, nanggaling lang din yata sa multi-level marketing to. So, ginawa na siguro nila ay binenta na lang sa merkado para ma-reach nila yung goal nilang profits or goal nilang amount. Diba? Ganun ano yun. Ganun ang ginagawa ng multi-level marketing. At ganun din kung mag-isip ang isang negosyante. Diba? Hindi nila basta ibabagsak ang kanilang business. Imbis na malugi, pipilitin nila, talagang pipigay nila mga sarili nila para kumita. Dahil hindi biro-biro ang magnegosyo. Hindi biro-biro yung mag-isip kung paano nga ba patatakbuhin ang products mo, paano ba patatakbuhin o palalaguin ang iyong pera. Naintindihan nyo ibig ko sabihin? So, merong tao talaga na gumagamit nito. Hindi pa man sila lumalabas, hindi pa man lumalabas yung business nila, hindi pa nila na-start, nakaplano na magsasara ng 3 years o kaya less than 1 year magsasara. Kukuha lang sila ng very certain amount of product, nasabihin na natin 1 year magsasara tong business na to. Kukuha sila ng products good for 1 year. Na kung saan, wala naman talaga silang manufacturer, wala silang facilities para mag-produce ng item or products na meron sila. Kukuha lang sila, hango lang sila sa mula sa kung sinong Poncho Pilato worth one year of products. And then, sabi na natin sa loob ng 1 year, gusto na lang kumita ng 30 million sa loob ng 1 year. So,
kakalkulayin na agad nila yung kung paano, kung magkano ba nila, magkano bang amount ang hihingin doon sa kung sinong tangang mag-iimpes sa kanila. And then kung magkano ba ibibigay nilang kumisong kulo sa mga downline na itong unang tangang nag-imbes sa'yo. Diba? At kung sakaling magbibigay man sila, laging siguro 1% lang sa mga tangang nag-imbes sa kanila. Mga 1% lang mapupunta sa kanila. Kunyari sa 2 million, sa 20 million sa 1 year, 1% lang no, mapupunta sa mga tangang nag-imbes. O maaring baka 0.5 lang, 0.10 lang, 0.5, 0.10% lang mapupunta doon sa ano, sa mga tanga nag-invest. Then the rest, 99.9, parang ganoon, di ba? 99.99 ang maano, mapapalako. Pero sa mga tangang nag-invest, mga 0.10% lang. Kaya nakikita nyo, ganun ang ginagawa nila. Di ba? So, sana may naintindihan ko sa sinasabi ko rito. O, recap uli natin. Hindi lahat ng multi-level marketing ay talaga totally scam. Pero usually, parang like 99% gumagamit na itong ganitong klaseng strategy ay mga nang scam talaga. Mula sa US, mula sa Canada, UK, sa ibang part ng Asia, at lalo-lalo na sa Pilipinas, isang katutok, halos lahat 100% scam ang ginagawa. Parang gano'n. Ngayon, merong gumagamit ng multi-level marketing yung mga talagang totoong may business, totoong may facilities, totoong may manufacturer, na kung saan totoong mayroon silang product na talagang nagwo-work, na kung saan gusto nilang i-keep, masyado silang attached sa business o sa product nila, masyado silang attached, kaya gusto nila maging exclusive ang kanilang item. Kaya gumagawa sila ng high yield interest program na sa ganun, mas makuha, mas ma-maximize nila ang pwede nilang kitain kaysa kung ibebenta lang ng tuluyan. Kanyang nakapag-ano sila ng product at tas i-diretso sa market, i-diretso yung ibenta na sa merkado, maaring mawawala yung potential na big amount of profits kung gagawin nila yon. Kaya gumagawa sila ng high yield interest program para mas ma-maximize, maaring triple, quadruple, maaring ilang patang pwede nilang kitain. So gagawin ngayon nun is either gagawa sila ng some kind of balance sheet na kung saan, sa loob ng 5 years dapat worth 100 million ang kita natin. Kung halimbawa hindi natin na-reach ang worth 5 million within 5 years, ang gagawin natin ay ilalagay na natin sa merkado to, ibebenta natin. It's either 50% pa rin tayo ang may pag-aari at 50% may pag-aari yung pinagbentahan natin. O kaya maaaring 90% pag-aari ng kung sino pinagbentahan natin, pero may pag-aari pa tayo ng 10% plus maybe 10% din na loyalty fee each time na nakakasold sila ng item. So ganun ang ginagawa. Pero pagdating naman sa mga siratok-tok na gumagamit ng multi-level marketing strategy, ay yun nga, ang tawag doon, bogus na negosyo. Bogus na bogus na high yield interest program. Bogus lang na business. Magtatayo sila ng some kind of company or some kind of corporation, blah 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 blah, geto ganyan. Pero bogus lang. Ang ibig sabihin ng bogus, peke. Hindi tunay, walang katotohanan. Yun ang ibig sabihin ng bogus. Bogus business. Diba? Bogus investment shit. Yun ang ibig sabihin, no? So, ganun yun. Nakaplano na agad kung kailan kayo magiging miserable ang buhay. Kung kailan magiging miserable ang buhay nyo, nakaplano na yun sa pag kayo pumapasok sa mga multi-level marketing na hindi nyo totally naiintindihan. Hindi kayo nag-i-invest ng too much investigation. Wala kayong too much idea. Dapat mag-investigate muna kayo before you invest into some kind of investment instrument na makikita natin from everywhere. Dapat ganun tayo. So, nag-gets nyo yun? Hindi lahat ng gumagawa ng multi-level marketing ay totally scam. Pero sa Pilipinas at sa ibang bansa ay halos parang like up to 100% ginagamit yan pang scam lang. Pero meron mga taong legit talaga na gumagawa ng multi-level marketing business na kung saan talagang meron silang real product na gumagana, na totoo,
at meron talaga silang sariling facilities at manufacturer. Meron silang manufacturing facilities para makapag-create ng mga products nila. Ngayon, ginagawa nila, kaya nawawala agad yung mga gayetong multi-level marketing kasi nga, it's either bogus lang yung business nila or it's either hindi nila na kaya mag-afford na mag-invest pa ulit ng product o mag-reproduce ulit ng product. So, ginagawa nila, binibenta na lang nila sa merkado. Nang sa ganun, ipapasa nila ang pressure at frustration na kanilang napapala doon sa taong pagbebenta nila. Hayaan nilang magtrabaho ang ibang tao para sa kanila. Hayaan nilang lumabas o pumasok ang ilang milyon sa bulsa nila na gamit ang taong pinagbentahan nila. Imbis na sila gagawa, ibang tao gagawa para sa kanila. Kung piling nyo interesting at informative itong video na to, i-click nyo yung like button. I-share nyo itong video ko, tsaka mag-subscribe na rin kayo. Ngayon nalaman na natin to. Mag-i-invest ka pa ba sa MLM? Mag-i-invest ka pa ba sa mga high yield interest program? Mag-i-invest ka ba ng mga kung anong klaseng pinagsasabi? Makikita nyo sa YouTube, dito mismo sa YouTube, kung ano, AIM Global, Gold MX, mga kung anong klaseng pangalan ng mga multi-level marketing na yan. Hindi tayo nakakasiguro kung hanggang kailan sila bukas dahil hindi nyo alam kung ito'y bogus o hindi, at lalong hindi nyo alam kung gaano kahaba o kaikli kung paano kayo susunugin o lulutuin sa sarili nyong mantika. Hindi kayo nakasiguro. Kung gusto nyo talaga mag-invest ng pera at kumita, mag-aral kayo about mutual fund, mag-aral kayo about stock, peso cost averaging, money compounding, government bond, government treasury bond, government securities, government policy, mga ganun. Mag-aral kayo about sa pag-ibig, mag-aral kayo sa mga interest ng banko, interest ng mga lenders, mag-aral kayo everything about stock market, mga ganyan. Iyon ang may safe. Iyon masasabi natin kahit pa paano, safe ka doon. May risk doon, pero hindi yun scam. Totally real, legit business yung mga ganun. Pumasok ka sa mga mutual fund, pumasok ka sa stock market, bumili ka ng some kind of magpautang sa ano, sa government, gito ganyan. Eh na mga legit business, eh na mga legit investment na dapat nating pinapasok. Hindi mo dapat ina-assume nakikita ka agad ng 50% pataas sa loob lang 1 month, gito ganyan. Hindi. Sa stock market nga o sa mutual fund, sa loob ng 1 year, annually, maaaring kumita ka lang ng interest like up to 10% pataas or 20%. 1 year yun. Tapos ooperahan ka ng mga gito, multi-level marketing o high yield interest program like more than 50% sa loob lang ng ilang panahon. Mag-isip-isip kayo. Di ba? Okay, till next time. Salamat.